So ayan, sobrang close natin guys. Kamusta naman? It's been a long while. So ngayon pupunta kami Boracay and excited na excited kami kasi ang mga bata at mga matatanda ay lilipad na naman uli after more than 3 years. So ngayon pupunta kami ng Park and Fly and first time namin to try yan kasi we'll be in Boracay for a couple of days and since out of the Manila kami, better for us to bring our car and park there. Tapos iwan namin doon, ihatid kami sa airport. So first time namin experience to, so i-share namin sa inyo how it goes, magkano ba yung bayad, and kung convenient ba talaga siya. So, and also i-share ko rin sa inyo how to fly, how yung flying naman with kids. Kasi first time din nung kids namin mag-fly. So yung anak ko, toddler, si David, 2 years old, and then si Daniel, 8 months, and then yung niece ko, and then so excited na kami guys, and gusto ko lang din i-record tong memory na to and then to share it with you. So later on I will show you yung kung ano itsura sa Park and Fly and ano yung mga process. Ayan guys, so malapit na tayo sa Park and Fly. Kung dadaan kayo ng Skyway, ng EX yung daan nyo. So, yung papuntang Terminal 1, tapos Park and Fly. So, nandun na tayo, malapit na. So guys, ito na, nasa Park and Fly na tayo. Hinahanap lang ang entrance. Saan ba ang entrance ng Park and Fly? Ayun. Wala pa po. ORCR driver's license. Meron po. So, ito yung mga services ng Park and Fly. So, ito yung mga prohibited interferences. So, ayan. Ang need ninyo, guys, is ORCRN. Driver's license. Sa Park and Fly tayo. Ang need is ORCRN. Driver's license para makapag-check-in ng car. So pagdating niya rito, makita niyo may arrival tsaka departure. So kung paalis pa lang, punta kayo departure syempre. So ayan, meron kang pipirmahan lang ng number and then kung sino yung driver ng car. Ah, talaga? How much is that? 381. Okay. So, ayan, guys. Nakapag-check-in na kami. Madali lang pala. So, may binigay din silang number na tatawagan pag naka-arrive na kami after namin from Boracay, pabalik dito naman sa Maynila. So, madali lang. Ang gagawin lang, ibibigay mo lang yung susi sa isa sa mga contact dito. Tapos yung driver nila yung magpa-park ng kotse. Tapos meron shuttle papuntang Terminal 3. So ayan, naghihintay pa kami, nahanap namin kung nasaan yung kuya na sinasabi nila. Ayun yata siya, kaya tayo yung Victor. Nakagibigay na susi. Hihintay na lang natin ang ating van papuntang Terminal 3. Pangatlo pa tayo eh. So mag-wait na lang tayo. Ayun yung van ah. Pakita natin yung van. Ayan, nasa siya diba? May pang Park and Fly pang nakalagay. Nasa din yung sasakyan namin, may pang park later. Yes. So kahit gano'ng kalaki ang sasakyan niya, pwede ko. Sabang na naghihintay ng van, bili ako ng drinks for
the kids. Merong katabing ano to. May katabing convenience store yung ano, Park and Fly. Tapos, bili lang ako ng water. Para sa kanila. Magkano isa? 15 isa. Ito pa. 159. Saglit lang ha. Nasa loob na tayo ng Park and Fly. Okay naman yung service. Yung 15 minutes. 15 minutes naman talaga or less. Nasundo na kami. Ayan. So, ayan. Hindi kami lahat. Mag-hi kayong lahat dyan. So, punong-puno kami dito sa van. Ano? Buti na lang maliliit yung puwet namin. Ayan guys, balik tayo natin to. Hindi ka naman makita ang sabi nito. Ayan. So nandito na kami sa Terminal 3. Good service from Park and Fly. So ano masasabi ko? Sobrang sulit nung ano, effort. Ayan. Tsaka ano, maganda yung service. So kumuha tayo ng ano, no, trolley. Ayan, thank you Park and Fly. Thank you Kuya. Hello guys, nandito kami sa Bay 1. Hintayin namin yung Park and Fly. So ito yung day na dumating na kami sa Manila. Ang instruction kasi nila, you have to pick up the luggage before you call them. So pick up muna namin yung luggage. Kaya na pa kami rito sa labas. Siguro mga 15 to 20 minutes na kami lang hintay. Ito na guys. Nasa-arriban na kami. Kukunin na namin yung kotse. Ayan. So, kailangan lang naman is... Anong binigay mo sis? Yung flame stab. Flame stab lang. Tapos kukunin na yung kotse. Not sure kung magkano kasi naka 5 days kami sa... So ayun guys, pauwi na kami ng love business. So ma-recommend ba namin or ma-recommend ko ba yung party ng flight? Still yes naman. Friday kasi ngayon, so medyo yung traffic si Kuya. Ang tagal talaga namin nahintay. Siguro mga 30 minutes. Pero nagkasya naman kami sa isang van. Tapos madali lang naman yung settlement. Bibigay mo lang yung stop sa kanila. Then pipirma yung kung sino yung driver ng car. Makuha mo na yung car. Actually, nung pagdating namin doon, naka-park na yung van ng Bayaw Uwe. Tapos, ang binayad namin is around 1,900 plus for 5 days. Actually, almost 6 days yun. Kasi we left Sunday 2 p.m. Tapos we arrived Friday this morning, mga almost mag-12 na. Ayun, so... Kung kayo mag-fly kayo, tapos may coach kayo, galing kayong probinsya, I recommend yung Park and Fly. Kasi pwede mo doon iwan yung coach mo. For less hassle, kaysa naman mag-commute kayo. May Uber Express din kasi malapit sa amin, 300 per person. Pero parang mas mahal siya. Kasi 300 times 12. So, you do the math. 300 times, sabihin na natin 300 times 10 nga lang 3,000 din. So, sulit pa rin yun. Sulit pa rin yung Park and Fly. So, that's all for today, guys.